Okay, yun guys, nasulatan na natin. So ipapadala na natin sa post office. Tara. Hello mga kabayan, kumusta kayong lahat? Dito na naman tayo, pinalabas na naman tayo ni Lola. Si na Lola kasi pumunta dun sa sa libingan ni Lolo. So pinasyalan nila bago bumalik yung anak sa South Africa. So yun, ngayon nakalabas tayo, hindi na ako pinasama at saka wala naman na akong gagawin doon. So yun, ngayon magpapadala tayo ng yung mga items na nabili ko nung sa last na vlog ko. Kasi nga may nag-request na subscriber natin, shoutout sa'yo, hindi ko nasasabihin yung pangalan, yun nga. Nag-request siya sa akin kung pwede kong bilihan siya ng ito, yung kipa. Ang mga nabili ko na kipa, ito. Itim. So, ito. Tapos, ito. Ito, 5 shekel lang ito eh. Ito, Israel. Tapos, yung talit. Talit katan. So, meron siyang ganito. Binuksan ko kasi para malaman ko kung meron talagang meron siyang parang sando siya na may papakita ko na lang dito. Ayan. Tapos may meron akong dun sa last video ko, nahuli ako ng pulis. Nahuli ako ng pulis na walang mask. Kaya ako ngayon natakot na ako, nagbabao na ako ng mask. Nahuli ako. Ito, kinuha yung wala akong dalang passport. Akala ko immigration yung mahuhuli kung may visa ako. Yung police. Ayan, natiketan ako. Sabi niya ganoon, "Asayin mask mo," sabi niya. Na hindi ko nadala, sabi ko. Dito walang palapalusot. Sabi ko, nalaglag, sabi ko, pasensya ka na, sabi niya. "Okay, sige. Bigay mo sa akin yung passport mo," sabi niya. Ganun. Pagkatingin ng passport ko, kinuha yung passport number. Pagkakuha ng passport number, sabi niya, "Huwag kang mag-alala. First violation, wala kang babayaran, pero bibigyan kita ng slip na ganito." Sa susunod, pag nahuli ka ng ibang mga nag-check, sabi niya, mamumultahan ka na ng 500 shekel o nasa 5,000 plus yun o 6,000 ba yun, mahina ako sa math eh, basta i-times nyo lang sa 14, 500 times 14. So yun, ito yung niya sa akin, nakasulat dito yung pangalan ko, tapos yung details ng passport ko, yung date kung at saka oras kung kailan ako nahuli, tapos ano ba yun dito, yung date ng kapanganakan ko, nandito lahat ng details ko, details ng passport ko, in-enter lang. Kung wala kang passport, sabi niya, "Bigay mo sa akin yung picture ng passport mo," sabi niya. Pinindot lang, may daladalang tablet yung police, ewan ko police yun o security. In-enter niya dun yung yung passport number ko, tapos nakapasok na dun yung nakapasok na sa system nila yung violation ko, na first violation walang charge. So kapag na violation ako saan man sa lugar dito sa Israel, nakapasok na yung passport number ko sa system nila, automatic magbubayad ako ng ganito, ng charge 500 shekel. So ingat tayo. Tinanong ko rin kung okay ba, paano ba yung sabi ko pag nakabisikleta ako, kailangan ba ako nakamask, sabi niya na hindi na daw kailangan kasi mag-isa ko lang daw, tsaka wala ako sa mga close contact. Kasi nahuli ako, wala akong physical distancing. Kasi tinanong ko tong binili ko na isang t-shirt kasi small nakalagay. Pero malaki yung size niya.
pinaano sa akin, pinakita sa akin na malaki yung size. Ngayon, wala akong mask. Kasi usually nakabike ako, walang mask eh. Hindi naman ako hinuhuli. So sabi niya, pag nakabike ka, okay yan. Pwede kang walang mask. Pero kapag lumapit ka sa isang tao na walang 2 meters, kailangan mong magsuot ng mask kung walang 2 meters. Kung 2 meters away, pwede mong tanggalin yung mask mo. Pero kailangan nakamask ka lagi, sabi niya ganun. So yun, lesson learned lang sa atin, di ba? Na wag basta-basta na walang bahala. Kailangan nakamask lagi. Tsaka dapat daw nasa ilong kasi mahuhuli ka. Okay, so padala ko muna to sa subscriber natin. Shoutout sa iyo. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Yun, lesson learned mga guys. Magsuot ng mga yung mask natin, protective gears sa Pilipinas. Sundan ng kung anong mga batas ang pinapatupad ng government natin. Okay? So, yun. Hola. Ano yun eh? Spanish yun. Tagalinis dito. Okay, so padala muna tayo, guys. Siguro itong yung vlog na to malilate kong ipopost ito. Ano ngayon kasi, Tuesday ngayon ng araw ay Tuesday. At magla-lockdown ng dito ulit. Magla-lockdown ng 3 weeks. Magsisimula sa Friday ng hapon. Magsisimula ng Friday hanggang 3 weeks. Kasi holiday nila dito, iniiwasan yung pagka sama-sama ng mga Muslim, mga religious people dito. Kaya yun. Kaya malilate yung post ko nito. Kasi masyadong busy ngayon, libot ako. Pero kaalis lang ng anak ni Lola. So edit muna tayo niyan. So ngayon medyo malamig na. Last week, napakainit. Grabe. Ngayon, medyo malamig na. Lumalamig na. Hindi naman malamig. Mainit pa rin naman. Pero, bumaba na yung temperature. Hindi kumpara last week. Okay. So, mamaya ulit. So, guys, ito. Binili ko 10 shekel sa post office. Yan. So, dito na lang ako nagpwesto. Kasi wala akong pwesto doon. Bawal pumasok sa tawag dun sa post office. So yan, pwede na siguro tong box na to. Iayusin ko muna at itatape muna natin ito. May kasama na siyang tape tsaka tali. Nasulatan na natin, so ipapadala na natin sa post office. Tara. Philippine? Yeah. Spanish location. And? Canton. No? No. Until when? I don't know. Oh guys. Galing ako sa post office. Nakita niyo naman. At hindi pa daw sila tumatanggap ng parcel o padala mula dito, padala papunta sa Pilipinas. So ibig sabihin, wala pang flight o wala pang cargo na nagpapadala ng items mula dito sa Israel pupunta dyan sa Pilipinas. So yun, ready na pa naman sana yung yung padala ko, but anyway, siguro dahil sa COVID kaya ganun, sarado yung mga cargo shipment ganun. At saka naalala ko rin
gusto kong bumili nung last time ng day off ko, gusto kong bumili ng chichiria. Tapos pumunta ako sa isang Filipino store dyan sa Tel Aviv. Wala daw sila yung, gusto ko yung cheese ring eh. Cheese ring ba yun? Oo, yun. Basta yun. Yung isang chichiria, gustong-gusto kong kainin. Hindi ko mabili. Tinanong ko yung may-ari, bakit wala? Sabi niya, walang shipment, wala. Pati daw mga alak galing sa Pilipinas, mga items. Wala, nagkakaubusan. Kasi wala nga, yun nga, walang shipments. So yun guys, hindi tayo makapadala. Wala rin mga Pilipino nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas. So gaya ng sinabi ko nung past last video ko, na puro repatriation lang ang pumunta sa Pilipinas, halos ng mga bansa tulad dito sa Israel. Puro repatriation lang yung mga nagpupurgood na mula mga Israel galing sa ibang bansa na gustong magpurgood na dito sa Israel. Yun lang ang pwede. So tingnan nyo yung epekto ng nangyayari sa atin ngayon. Tsaga-tsaga muna, lalo na doon sa mga OFW na nag-apply papunta dito. Wala tayong magagawa. So dun sa subscriber natin na nag-request nito, pasensya na, hindi ko mapadala kasi nga wala daw, hindi daw sila tumatanggap ng padala papuntang Pilipinas. Okay, so yun lang guys, siguro update lang to sa mga nangyayari dito sa Israel, sa nangyayari dito sa paligid natin. So yun, salamat sa panonood. Dito ko natatapusin ang aking vlog mula po dito sa Israel. Orliwin, litro, bye.